At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang pangatlong kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Banal at Diablo, dito sa ating dulang mga kwento ni Lola Sela. Nakadama ng kakaibang damdamin kay Susi si Mara. Akala ni Susi ay pakikipagkaibigan lamang ang turing sa kanya ng kaibigan. Subalit, masigit pa pala sa isang kaibigan. Minsan, nagtapat na si Mara kay Susi. Subalit nagalit at itinulak siya. Napahiya at masyadong nasaktan. Lalong nagagalit, nagmakitang parang nagkakaigyan na sila na Dennis. Isang gabi, nag-inuman sila, Dennis at James, at napagkwentuhan nila ang tungkol sa paliligaw ni Dennis kay Susie. Ligid sa kanila, ay pinakinggan na pala ni Mara ang kanilang usapan. Nang magpaalam na si Dennis sa kaibigan, ay umalis na rin si Mara para abangan si Dennis at gawa ng masama. Samantala, alalang-alala na rin ang mga magulang ni Mara, kaya sumundo na ang kanyang ama. Nakahanda na si Mara na barilin si Dennis hanggang may maramdaman siyang parating at pinagbabaril niya kaagad. Ang tagal naman ng Dennis na yun. Kanina pa ako nakadapa dito . Hanggang ngayon hindi pa dumarating. Teka, hindi kaya siya nag-iba ng dadaanan? Pero wala nang ibang madaanan, kundi ito lang. Teka, may paparating. Siya na ito. Mamamatay ka na ngayon, Dennis. Mamamatay ka na. Yan. Malapit na siya dito. Sige. Hakbang lang, Dennis. Sige pa. Lapit ka pa dito. Lapit. Teka. Bakit parang ang tagal-tagal niyo makarating dito sa kinaroroonan ko? Ayan na siya. Tatayo na ako dito. Papuputukan ko na siya. Ngayon, etong sayo. Kailangan mawala ka na sa landas ko. Ikaw ang nakakasagabal sa kaligayahan ko. Mitay, tatago ko itong baril ko. Mara, ano bang ginagawa mo rito? Sino yung nagpaputok ng baril, ha? Ha? Ewan ko, itay. Natakot nga ako . Kaya ako nagtago. May manikin dito, ma. Ha? Bakit naging manikin to? Bakit hindi si Dennis? Ha? Bakit? Teka, saan galing ang malaking manikang ito, ha? Saan? Ha? Ewan ko, itay. Hindi ko alam. Ang mabuti pa, umuwi na lang tayo, itay. Nakakatakot para dito. Tayo na, itay! Mara! Itayin mo ako! Mara! Nako, Diyos King bata yun, ha? Iniiwan ako rito. Teka, ihahanda ko itong disabog ko. Palagay ko, andito lang yung bumaril sa akin. Dinig na dinig ko ang putok ng baril kanina bago ko makarating dito. Naka, kung sino ka man, hindi ka sasantuhin ng disabog kong ito. Ayan, kung sino ka man, lumabas ka dyan at harapin mo ako. Hindi ako natatakot sa'yo. Lumabas ka, duwag! Hey! Halina kayo, may multo dyan! Ha? Multo?
Ay, hintayin mo ako, Mara! Huwag mo akong iwan! Mara! Ano ka mo, Dennis? May nakita kang manikin kagabi na lumalakad? Oo, Susie. Parang hinarang niya ako eh. Ayaw niya akong dumaan dun sa madilim na daan. Ha? Naku, huwag mo naman akong takutin, Dennis. Hindi kita tinatakot, Susie. Talagang hinarang ako ng manikin na yun. Kala ko nga, tao eh. Pero nang itinapat ko sa kanya, dalawang flashlight, manikin pala. Mas malaki pa sa akin. Ano? Saan galing ang manikin na nakita mo? O baka naman yung laruan na kinikwerdasan, tapos lalakad mag-isa, o kaya may battery? Hindi ko alam, Susie. Kinilabutan nga ako eh. Kaya tumakbo na ako hanggang makarating ako sa bahay. Ano kaya ang manikin na nakita mo? Saan galing o kanino? Hindi ko alam, Susie. Napuyat tuloy ako eh. Dahil baka biglang pumasok sa bahay. At palagay ko, napabalot yun ng masamang espiritu. Ano? Diyos ko, mag-ingat ka. Baka saktan ka ng sinasabi mong manikin. Oo, Susie. Eh, hindi na kita dadalaw ng gabi para maiwasan kong manikin na lumalakad na yun. Si Susie. Sige, kainin mo na yan. At kapag nakain mo, sa ayaw at sa gusto mo, iibigin mo na ako. Ha, kinakain na niya. Kapag maubos mo yan, lalapit ka sa akin at iibigin mo na ako. At makakalimutan mo na ang tennis na yan. Sino kayang nag-blog sa akin? Ayun. Ang inain. Sarap talaga. Eh, busin mo. Para ma-inlove ka sa akin. Tumatalam na ang gayuma. Magiging akin ka na, Susie. Magiging akin ka na. Mara? Oh, Susie. Bakit? Anong kailangan mo sa akin? Mara, hagkan mo ako. Hagkan mo ako. Sige, yan lang pala eh. Mamaya, sumama ka na sa akin ah. Doon ka natitira sa bahay namin. Oo, Mara. Oo, sasama na ako sa iyo. Iyong-iyo na ako. Susie, usapan namin dalawa na magsasabay kami. Ihahatid ko sana sa kanilang bahay. At uuwi na lang ko agad. Dahil baka magpakita naman sa akin yung manikang lumalakad. Nasaan na kaya siya? Pare Dennis, nandito ka pa pala. Kala ko ba ihahatid mo si Mara? Oo pare, wala pa siya eh. Usapan namin na dito ko siya iintayin. Sa labas ng office. Ano? Hinihintay mo pa rin siya? Naku, nakita ko na silang magkasabay ni Mara. Ano? Eh, saan sila pupunta?
Ewan ko. Basta nakita ko silang magkasama at magkayakap pa nga eh. Parang ilang taon na hindi sila nagkita. Ano? Ay, bakit niya ko iniwan? Usapan namin na dito ko siya iintayin eh. Pare, baka naman nakalimutan niya. Imposibleng makakalimutan niya kaagad, pare. Kanina lang kami nag-usap. Kung ganun, bakit umalis na siya at hindi ka inantay? Yan ang hindi ko maintindihan, pare. May nagawa ba akong kasalanan sa kanya? Pero wala naman akong maaalala eh. Pare, mabuti pa, halika na. Umuwi na tayo. Sabihin na lang tayo. Bukas mo na lang kausapin si Susie. Tanungin mo kung bakit hindi siya tumupad sa usapan ninyo. Halika na. Ay, may kasama ba si Mara sa kwarto niya? Parang may naririnig akong kausap eh. Meron siyang kasamang umuwi. At sabi niya eh, dito na raw titira. Ano? May sino ba yung kasama niyang nandiyan sa kwarto? Ay, yung kaibigan niya, nakatrabaho. Si Jesus eh. At parang may napapansin ako sa kanila eh. Ha? Bah, ano naman ang napapansin mo, Iday? Eh, parang ayaw na nilang magkahiwalay. Nakakapit lagi kay Mara yung kasama niya. Eh, siguro masakit pang lumang kaibigan niya dahil kalilibing lang ng mga namatay na magulang niya. Eh, siguro. Pero ibang napapansin ko eh. Nakita ko kasing naghalikan silang dalawa. Ha? Naghalikan? Eh, natural lang yun sa magkaibigan. Maghahalikan sila sa pisngi. Eh, anong sa pisngi? Hindi teriyo, kundi sa labi. Lips to lips. Ano? Tapos na tayong kumain, Susie. Sabay na tayong maligo, ha? Sige. Kukunin ko lang yung gamit ko. Sige po, Aling Iday. Maiiwan ko muna kay Rito. Mara, ayun na si Susie. May itatanong ako sa'yo, anak. Ano po yan, Inay? Eh, napapansin ko kasi na masyado kayong dikit sa isa't isa. Halos ayaw ninyong magbitawan. Ganun po ba, Inay? Napapansin nyo na pala. Oo. At nagtataka nga po kami ng itay mo. Bakit ganun kayo? Nagyayakapan at naghahalikan sa labi. Eh, bakit ba, anak? Inay, huwag sana kayong magbibigla sa sasabihin ko sa inyo, ha? Sasabihin ko na sa inyo ang totoo. Ano yon? At bakit? At pati ang paraan mo ng pananalita, eh, nagbago na rin. Inay, ano ba yung sasabihin mo sa akin? Inay, magkasintahan na po kaming dalawa ni Susie. Ano? Ayun si Susie, wala siyang kasama. Lalapitan ko na para makausap ko. Tatanungin ko siya
kung bakit parang iniiwasan ako lagi. Lalapit ang pulisya. Susi, pwede ba tayong mag-usap sandali? Ha? Huwag kang lumapit sa akin. Layuan mo ako, Dennis. Ha? Bakit? Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit parang natatakot ka sa akin? Hindi ako natatakot sa'yo, kundi ayaw kong makipag-usap dahil oras ng trabaho. Ha? Pero wala namang ganong tao kaya... Basta ayaw kong makipag-usap. Sige na, layuan mo ko. At huwag mo na akong gagambalahin pa. Oh, Susi, paano yung ipinagtapat ko sa'yo? Kalimutan mo na yun. Dahil may kasintahan na ako. Ano? May kasintahan ka na? Sino? Hindi ko na dapat pang sabihin sa'yo. Basta may kasintahan ako. At nagmamahalan kami. Kaya huwag mo na akong lalapitan. At huwag ka na makipag-usap sa akin. Naintindihan mo? Diyan ka na nga. Susi! Sandali lang, Susi! Iniiwan na niya ako. Umiiwas siya. At ayaw niya magkipag-usap sa akin. Hindi ako naniniwala na may kasintana siya. Ano kaya ang nangyari sa kanya? Ano? Malapit tayong problema. Ha? Eh, ano yun, Day? Bakit nagkaganoon ang anak natin? Eh, bakit siya umibig sa isang katulad niyang babae? Bakit? Terio, palagay ko, ginamit ni Mara yung anting-anting na itim. Ha? Eh, paano niya nagamit yun? Paanong napasa kanya? Eh, palagay ko, nabutas yung pinagsilidan natin sa anting-anting na yon. Eh, paano niya nalaman na gamitin ang kapangyarihang itim? Paano? Ay, hindi ko alam, Terio. Kailangan, mahadlangan natin siya sa kanyang paggamit sa itim na anting-anting na yon. Kundi, baka mapahamak siya. At sa palagay ko, ang nakita mong malaking manikin ay yung binalot ng masamang espiritu. Siyang nagbabantay na itim sa anting-anting. Kung ganun, Inday, taglay ng anak natin ang itim na anting-anting. Oo, Terio. Kaya tulungan mo ako para makuha natin ang itim na anting-anting sa kanya. Anong gagawin natin? Bantayan natin siya. Kung natutulog na, tingnan natin kung may itim na usok nalalabas sa kanyang katawan. Yun ang itim na anting-anting. Ilalagay natin sa tapayan at tatakpan kaagad para hindi na pumasok sa katawan niya. Kailan natin isasagawa yan, Inday? Kailan? Kapag bagong buwan, alas 12 ng ating gabi. Kailangang hindi niya maramdaman ang ating paglapit sa kanya. Dahil kung magigising siya, tayo ang malalagay sa panganib. Magagalit ang itim na espiritu na pwede nating ikapahamak. Sige, hintayin natin ang bagong buwan. Pare James, sa palagay mo ba, matutulungan kaya ako ng sinasabi mong matandang lalaki? Oo, pare. Kailangan maitanong natin sa kanya kung ano ang nangyari kay Susi. Bakit bigla na lamang siyang nagbago? Mahuhulaan kaya niya? Anong may paglilingkod ko sa inyo, mga apo?
Magandang araw po sa inyo, Lolo Bosyong. Magpapahula po sana kami. Sige, anong ipapahula ninyo? Sabihin nyo na. Lolo, kasi may kasama kami sa trabaho na biglang nagbago ang kilos niya. May dala ba kayong larawan ng sinasabi ninyong tao? Ay, opo, Lolo. Ito po yung larawan na sinasabi namin, bahay. Ito, ayan. Ito pala, sandali lang ha. Mahiwagang puno, sabihin mo sa amin kung ano ang nangyari sa babaeng ito na nasa larawan. Sabihin mo sa amin! Tignan ninyo! Tignan ninyo ang mahiwagang puno! Totoo ba ito? Hindi! Hindi! Ano kaya ang nakita nila sa mahiwagang puno? Mga gili naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Banal at Diablo, dito sa ating dulang mga kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Myra Abrihal Narnola, Susan Malignum, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Amos Iglesias. Mga kwento ni Lola Sela, inihahandog ng IFRE Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bumbo Radyo, Philippines.